Alamin naman natin ang sitwasyon sa Manila South Cemetery. Naroon si Lariz Lee. Izzy, magandang morning. Marami na ba yung pumupunta dyan? Nagahabol yung mga nakansila ang weekend plans. Magandang umaga, Tito Jeff. Sa ngayon, wala pang masyadong taong pumupunta o bumibisita dito sa Manila South Cemetery sa Makati. Kaya para sa ating mga kapamilya na pinaplanong pumunta dito ngayong araw, mas mainam na pumunta na ngayong umagang kabubukas lang ng sementeryo para iwas din sa siksikan at sa dami ng tao. Inaasahan ng pamunuan ng sementeryo na ngayong October 31 pa lang ay pupunta na ang maraming tao para dumaraw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay na nakalibing dito. Pakinggan natin ang panayam kay Jonathan Garzon, ang director ng Manila South Cemetery. Tito Jeff, ang sinabi ni Director Garzon, ina-expect nila na marami nga ngayon dahil noong 29 na dapat mag-open sila noong October 29, may ilan-ilan ang pumunta noong hapon. Pero hindi nga napayagang pumasok sa loob ng sementeryo dahil nga isinara ito dahil sa bagyo. Pero as long as na may darating ay tuloy-tuloy lang ang pasok ngayon ng mga tao sa loob ng sementeryo dahil meron din naman silang mga force multiplier, mga uniformed personnel at mga volunteers na magko-control ng crowd. At para maiwasan ng siksikan, hindi na rin pinapapasok ang masasakyan sa bahagi ng South Avenue papuntang Manila South Cemetery. Mula doon, kailangan ng maglakad hanggang sa main gate ng sementeryo, Tito Jeff. Isinara na rin ang kalsada sa gilid ng sementeryo gaya ng South Avenue at Pio Campo para wala na talagang sasakyan na makapasok. Pagdating naman sa main gate kagaya ng sitwasyon sa Manila North Cemetery, i-inspeksyonin ng mga kagawad ng Manila Police District ang bulsa at mga bag ng mga bibisita. Nakahiwalay din ang daanan para sa lalaki, babae, PWD, senior citizen at mga bata. Naglagay na din ng Makati Health Desk na maaaring mag-assist sa mga matatanda at may mga kapansanan, bukod pa ang PNP Assistance Hub at Makati DRRMO. Para sa mga bibisita, bawal pa din ang pagdadala ng anumang matutulis sa bagay o anumang pwedeng maging sanhi ng sunog. Bawal din, Tito Jeff, ang mga baraha at mga speaker o radyo. At dahil posible pa din na umulan, huwag kalimutang magdala ng payong o jacket para hindi mabasa.